Ayun. Malaking issue ngayon yung ang pagkikita ni Gloria Arroyo, no, former president, at saka ni former president Rodrigo Duterte, no, at saka ni Leni Robredo, no. Ito si General Macanas, ito'y loyalista ito. At in my ina-analyze ko siya, no, parang dilite supporter na rin ito ni Maharlika. So ibig sabihin, hindi lang niya madiretso ng siguro inuunti-unti niya, pero in my opinion ito'y talagang ayaw niya nandito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, no. Siyempre, for delikadesa, hindi lang niya masabing kung ayaw niya na kay BBM, at ang dinadahilan niya, parang tinitira lang niya ay yung kahinaan ni Bongbong Marcos. Ang sinisisi niya ay si Lisa Marcos, which is mali yan, General Macanas, no? Lagi mong tatandaan, General Macanas. Halimbawa, ikaw, isa kang general, no? Ikaw yung commanding general ng isang batalyon, no. Ngayon, pag kami ginagawang kapalpakan yung mga tauhan mo, at meron kang advisor na isa, yung kunyari yung malapit sa iyo, at nakikita mo na yung malapit sa iyo ang nagkukuman ng kamalian at kinukusinti, eh sino ba ang dapat sisihin doon? Yung assistant mo ba o ikaw? Siyempre, ikaw yung sisisihin doon na general, hindi yung deputy mo, yung alalay mo, no. Regardless kung yung alalay mo yung si Raulo, at siya yung pasimuno ng kalokohan, pero dapat mong tandaan, General Macanas, na ikaw yung commanding general. Same thing na ang ating presidente ay si Bongbong Marcos. At regardless kung sino man yung nagdidikta dyan, ako hindi ko sisisihin dito si Lisa Marcos, eh. Kasi hindi naman siya yung presidente. Ang dapat managot dito ay si Bongbong Marcos. Hindi naman elected si Lisa Marcos, eh. Hindi siya elected. So, bakit hinahayaan ng isang presidente na inelect ng tao, daw, no? Na ang magdikto sa gobyerno natin ay ito si isang hindi elected na ano. So, kung titingnan mo ito si General Macanas, ewan ko, siguro por delikadesa, dahil ano, ayaw rin niyang masabi na wala siyang utang na loob sa mga Marcos. Kaya lang, hindi na ito usapin ng ano, Mr. General, eh. Hindi na ito usapin ng utang na loob na personal, eh. Usapin na ito ng taong bayan. Usapin na ito ng taong bayan. Hindi na ito usapin na kung may utang na loob ka sa kanya o wala. Kasi kung lagi mong sasabihin na pagbigyan pa natin si Bongbong Marcos, it is because kaya mo sinasabi na may utang na loob ka doon sa tatay nito. Eh mali yun. Masyadong makasariling opinion yun, Mr. General. Diba? Masyadong makasarili ka pag ganun. Eh, supposed to be, dapat, hindi natin inuuna yung sarili natin dito. Kaya nga tayo hindi makaahon-ahon na sa bansa natin. Masyadong maraming makasarili na magnanakaw dyan sa gobyerno, no? Ngayon, mabalik tayo dun sa kung ano yung nangyayari ngayon, na parang mayroong namumuo na isang sabihin na nating palitan ng administrasyon, which is ganyan naman sa ano, sa politika, eh. Ano naman yan, it is para sa akin, it is a part of democracy, no? Na kapag ka kahit nakaupo ka at hindi na ayaw na sa iyo ng mga taong bayan, eh pwede ka naman nilang tanggalin, no, by doing protesta. Eh, yan yung demokrasya, eh. Hindi naman tayo martial law, no? So, medyo, ano ito, medyo
siguro kung magkakatuluyan ito, mamadaliin nila yan kasi alam mo na, kapag may ginagawa kang isang bagay na ano, ay dapat mabilisan lang yan. At ako, tingin ko, bago mag-uusap si Duterte at saka si Arroyo at si Robredo, ano na yan, may mga suporta na sa ibaba yan. Hindi naman gagawa yan mga yan na sila-sila lang. Of course, bago ka kumausap ng ano, paplansyahin mo muna yung nasa baba. Eh, ang tanong dito, ano ba yung niluluto nila? Definitely meron yan. Hindi naman mag-uusap-usap ng walang ano yan, no? At marami na rin namang mga vlogger o mga loyalista na naiintindihan na nila na ngayon na hindi sapat yung pagiging loyalista mo para makaahon tayo sa isang bagay, no? Kasi kung loyal ka sa isang tao, na yun naman taong binibigay mo yung pagka-loyal mo ay hindi nakakatulong sa'yo mismo, eh, siyempre magagalit ka rin. In this case kasi, mas kinaloyalista ka, apektado ka ng paghihirap eh, ng pagmahal ng bigas. Hindi naman accepted yung loyalista sa murang, sa mahal na bigas. Na, so ako, sabi ko nga nun, ako, pag nakatapos ka ng 2 years, Mr. President, sa pagiging presidente mo, eh, it's good for you. Eh, tingnan natin, nakaka-isang taon ka na, baka naman yung aking prediction na ay mali. Ako, simulat sa poll, nung una pa lang eh. Sabi ko nga, nung nangangampanya ka pa lang, of course, mananalo ka, pero within 2 years, eh, baka hindi ka makalusot, no? At kung makalusot ka man, eh, bonus mo na lang yun, no? Medyo matindi na kasi yung ano, eh, hindi naman biro na yung nangyayari sa Pilipinas. Yung crime, eh, siguro, mapapagbigyan mo pa kasi baka mamaya, hindi naman lahat ng Pilipino apektado nun, pero nakakatakot pa rin. Yung drugs, hindi naman, although nakakatakot, yung drugs, nakakatakot yan. At yung mga patayan ng mga politiko, ang talagang nakakatakot na hindi na natin talaga pwedeng palagpasin dito. Yung corruption sa gobyerno, kasi lahat ng tao, apektado niyan. Kasi pera ng lahat niya, kay pulubi ka, kay mayaman ka, pera ng taong bayan niyan eh. Nanakawin mo, that is napakasamang gawain niya, nanakawin mo yung mga Pilipino. Pangalawa, yung pagtaas nung bilinin, that is unacceptable na yung bigas, lalong-lalo na yung bigas na napakataas. Tapos mababalitaan mo, may mga smuggling ng bigas, smuggling ng agricultural product na wala namang naipapakulong. So, nung panahon ni Cory, sabi nga doon nila Cory nung araw slogan, enough is enough. Palagay ko, gagamitin din sa iyo ito eh, Mr. President Bongbong Marcos eh. Enough is enough. Kasi sobra na talaga yung paghihirap ng mga kababayan natin dyan. No? At kaming mga OFW naman, siyempre, apektado rin yan. Kasi kami yung nagpapadala ng pera, di ba? Ang sinasabi ko dito, kay hindi ikaw yung nagnanakaw o hindi ikaw yung gumagawa ng krimen, ikaw yung presidente. So, lahat ngayon na yan, ay kailangan talagang sa'yo isisisi. Hindi naman po pwede na ikaw yung presidente, hindi naman ikaw yung nagnakaw, hindi ikaw yung dapat sisihin. Mali yun. Responsibilidad mo yan eh. Lalong-lalo na kung ganyan ang itinuturo ng mga kaguluhan dyan o yung mga corruption ay parang kasangkot, alam ng asawa mo, parang laging nababanggit yung asawa mo, which is wala ka namang ginagawa. So siguro good luck to you, Mr. President, at sana magtagal ka pa dyan.